15 years ko nang nabibili ito. Dahil hindi naman natin alam kung kailan tayo buhay, kung hanggang kailan tayo sa mundo. Alam nyo, sobrang nalungkot talaga ako nung matay ang nanay ko. Tutulungan ko siya magpintura na nature. Hindi mo mararamdaman ng pagod kung ang ginagawaan mo ng iyong sakripisyo ay ang mga taong mahal mo sa buhay. Mas mabili ngayon yung mga dried flowers na tulad nito. Magkano po yung ganyan ngayon? 100 lang. Kumusta po ang bentahan dito sa Dangwa? Umal pa po. Umal. Sana maging mabili, saka sana walang kulan. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Ito ang North Cemetery na matatagpuan sa pusod ng Maynila. Nako, tiyak! Marami ang dadagsa dito sa North Cemetery sa darating na undas dahil almost 2 years na hindi nakadalaw ang mga tao sa kani-kanilang pungkod. Kaya asahan na natin, tatambak ang tao rito sa November 1, November 2, or November 3. Handa na ba kayo? O, nakabili na ba kayo ng kandila? Naisip nyo na ba kung anong bulaklak ang ibibigay nyo sa mga mahal nyo sa buhay? Napapinturahan nyo na ba ang kanilang mga puntod o ang kanilang mga nidyo? Well, isa lang yan sa mga paghahanda ng mga Katoliko kapag dumarating ang araw ng mga patay at araw ng mga santo. O tinatawag nating undas. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Nagkataon po nang ako po ay mag-video dito sa North Cemetery. Nagkataong narito ang ginagalang at inirerespetong barangay chairman, ang kaibigan natin na si Chairman Joel Gungon. Chairman, nakita ko ang suporta na ibinibigay niyo po sa mga kababayan ninyo. Ganito po ba talaga ang pagpapahalaga niyo sa kanila na hanggang sa huling hantungan, hanggang sa pagliling ay nandito? Po, nakatakaw galingan ko na po na muna po tayo na po bilang po ng barangay. Once na po mayroong namatay, naglalaanan po ng oras ng lingkod na makipagliling, no, at pumunta sa uling gabi, pagpapakita, pagpapalanggan na mahal po sila ng lingkod. Ako yung nangigibagi sa kanilang pagdadalamhati. Kaya patuloy po natin ginagawa yung mga ganito pong magkipaglibing po tayo sa mga namayapa po natin yung kapitbahay. Chairman, hindi lang sa pakikipaglibing, maging sa mga gamot, pero huwag natin pag-usapan pa yung ibang mga ibinibigay ninyo. Dito tayo mag-focus sa nalalapit na undas. I heard na parang mamimigay kayo ng kandila, libreng sasakyan, libreng pagkain. Mula po ng 2030, ginaupo po tayo bilang po ng barangay. Ginawa na po ng mga lingkod ang isang programa, tulong sa aking mga nasasakupan, magbigay po ng sa aking magiging kakayanan, makapagbigay po tayo ng kandila. Well, alam naman po natin itong kandila ay talagang gagamitin po nila sa oras po ng undas. Kaya sa malikong kaparaanan, pinaglalaan ng kandila para sa akin ng mga nasasakupan. Meron na po silang magamit kahit pa paano. Hindi na po sila bumili na kahit pantirik lang po sa kanilang tahanan. At nagkaroon din po ako ng programa na libreng sakay. Tuwing November 1 po, meron po ako mga sasakyan na inahanda na pinaparado po namin sa harapan ng barangay. Ito po ay mag-aatid ng ating mga nasasakupan papunta po rito sa North Cemetery at habang sila po yung naghihintay. Meron pong ma-space na pwede po nilang upuan na maayos, electric pan, at
may konting pagsasaluhan habang po sila ay hihintay papunta po mo. So yun po ang aking ginagawa. Mula po po ng 2013 hanggang ngayon po at ngayon pong darating na November 1, ako po ay nag-aanda. No, actually, nakabili na po akong mga ilang kandila. Inunti-unti ko po kasi hindi ko rin namang kayang bumiling biglaan. So guys, sa dumating ng November 1, mga pamilya na natin, dumadami na po kasi kaunti-unti po tayong bumibili. Chairman, abusuhin kita. Tungan, nagbigay ka ng kandila. Nagbibigay ka ng pagkain. Nagbibigay ka ng libreng sasakyan. Bulaklak! Ano po, isang magandang bagay din po yan. No? Actually, meron na rin pong nag-suggest na chairman na pagka ano, bulaklak to. Yung pong bulaklak naman, minsan ginagawa ko po naman po every Valentine's Day. Ay, ngayong undas? Actually, pag-undas po kasi, sabay po sa ano, medyo mahal po yung bulaklak. Mahal po. Sa kaparaanan po ng yung lingkod, po ano po yung kinakayanan. Pero isang malaking suggestion po yun sa inyong lingkod na mapag-ipunan po natin, no? Na mapag-ipunan po tayo ng kahit siyempre yung bulaklak. Sa isip ko na rin po yan, no? May mga nag-suggest na rin po sa akin yan. Kayaan niyo po na gawin natin ang kaparaanan para at least yung mga binibigay natin yung servisyo ay talagang kakaiba, no, sa ginagawa po ng yung lingkod. Di lang pagmamahal po sa aking mga nasa. Kapitan, alam mo ba na may mura ngayong mga bulaklak, yung dried flowers, tas mura? Oo, mas maganda. Hindi dito sa Damo. Ah, sa Damo po. Mura. Oo, mura. Parang sa mga fresh flower, mura, maganda. Sige po, one time po, papasyon po tayo. Yan po ang napakabuti po namin chairman, Joel Gungon. Thank you very much po. Maraming salamat din po, Tito Morley. Itong nicho namin na ito, naipundar ko to, binili ko ito, matagal na panahon na, siguro more or less, mga 15 years ko nang nabibili ito. Siguro dahil gusto kong magkaroon kami ng sariling nicho o lagakan dito sa North Cemetery. Dahil hindi naman natin alam kung kailan tayo buhay, kung hanggang kailan tayo sa mundo. Yun, naisipan kong ambilin ito, ito muna, tapos ito, ayan, bali dalawang butas siya. Ito naman, ayan, ang pinakamamahal kong nanay. Namatay ang nanay ko noong 2014. Alam nyo, sobrang nalungkot talaga ako noon. Sobrang bagsak na bagsak ako noong mamatay ang nanay ko. Akala ko nga hindi ko na kaya eh. Dahil syempre kapag nanay, sumbungan, lahat, everything. Kaya sabi ko nga sa nanay ko, saan man siya naroon, sana babayan niya kami. Ito nga inisinulat ko sa aking ina, oh, sa aming puso at isipan ay mananatili kang buhay, dakila naming ina. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sinulat ko po iyan at ito na rin po akong ginawa para sa aking ina. At sa lakas ng araw na ito, may gusto akong sabihin sa kanya. Nanay, saan ka man naroon, ito yung anak na nagmamahal. Anak na kailanman ay di tatalikod, patuloy na tatanaw. Nanay, namimiss kita. Sana isang araw, pag wala na akong hininga, salubungin mo ako ng sinsaya na tulad ng pagsalubong mo sa akin nung nandito ka pa sa lupa. I love you, nanay. Yan ang ginawa kong tula ngayon. Itong oras lang na to para sa aking ina. Ayan, after 2 years na hindi ko nadalaw o dinalaw ko man ay hindi ko napapinturahan itong puntod ng aking ina, ama at kapatid. Well, at this time ay nandito ako ngayon sa North Cemetery at tutulungan ko. Ano pangalan niyo, Manong? Renato Pajardo. Si Renato Pajardo. Tutulungan ko siya para magpintura kami ng nicho. Ito po yung gagamitin namin sa aming pagkukulay. Siyempre, pink! Pink! At saka, siyempre, violet. Oh, di ba? Maya-maya, makikita nyo kung paano ang aming gagawin. Well, kinikis-kis niya. Ito, ano man ako. Walang isa sa mga paraan para linisin ang nicho ay kis-kisin yung mga nakaangat na mga kandila. Mga tunaw na kandila. Yan, dapat tanggalin niya dahil di kakapitan ng pintura yan. Binabakbak yan ng todo. Mahirap ang maglinis ng mansyon o nicho. Pero syempre, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo mararanasan at hindi mo mararamdaman yung hirap. Aww. Kaya siguro, maghapon ako ngayon dito, kasama ko si Manong na mag-aayos dito ngayon, magpipintura kami, para sa paghahanda ng araw ng mga patay. Speaking of araw ng mga patay, nag-iisip ako, kung ang mga patay ay may araw, ang buhay ba? Bakit walang araw ng mga buhay? Kung merong piyesta na mga patay, bakit walang piyesta na mga buhay? Piyesta lang na mga santo ang meron. Pero teka muna, may piyesta rin, di ba? Piyesta na mga marites.
Kapag may pinag-uusapan, sasabihin ng mga kapitbahay, oh, ayan ang mga Marites, nagpipiesta na naman. Pero, kapag ang Marites nagpiesta, walang handa. Puro chismis lang. Ay, nako, kung ano naman pinagsasabi ko, itutuloy ko na nga yung paglilinis ko dito. Oh, ayan, kikis-kisin ang ganon. Siyempre, tutulungan ko si Manong. Halika, Manong! Ayan, nakakapagod, pero hindi mo mararamdaman ng pagod kung ang ginagawaan mo ng iyong sakripisyo ay ang mga taong mahal mo sa buhay. Nakakalungkot lang na nawala ang aking ina, ang aking ama, ang kapatid ko at iba ko pagkamag-anak. Pero ganun talaga ang buhay. Lahat tayo una-una. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Sabi nga eh, yung kamatayan daw ay isang tila magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan darating. Kaya dapat pinaghahandaan natin, hindi lamang ang kabuhayan dito sa lupa, maging yung sa itaas. Taon-taon, ginagawa ko ito. Pupunta ako dito, pinagpinturahan ko ito, tumutulong ako magpintura. Mula nung mamatay ang tatay ko, ako talaga ang gumagawa nito sa amin, sa pamilya namin. Kasi ito lang yung isang bagay na pwede kong ibigay sa mga mahal ko sa buhay. Yung pagsasakripisyo at patuloy na pag-alaala sa kanila. Ang masayang alaala ay hindi ko malilimutan sa aking mga magulang. Kaya nga, madalas ko sabihin, ang magulang ay minamahal. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ipinahihiya ang magulang mahalin habang naririyan pa. Dahil sa sandaling umunat na ang kanilang paa, itikit ang kanilang mata at mawala ang hininga. Kahit anong sigaw mo, kahit anong pagsisisi mo, hindi na maibabalik ang kanilang buhay. Kaya ang habang ang ating ina ay katabi natin, si lolo't si lola, yakapin natin. Huwag natin masyadong bigyan ng importansya yung mga ML, yung mga Facebook, yung mga kaibigan. Sabi nga eh, ang kaibigan, kakilala, o maging asawa, napapalitan, pero hindi ang isang magulang. Sa araw ng mga patay, ginugunita natin ating mga mahal sa buhay. Sa totoo lang, nakakalungkot mawala ng pamilya, pero bahagi iyon ng ating buhay, ang pagtanggap sa katotohanan at pagharap sa kasalukuyan. Kapag hindi mo tinanggap ang nangyari sa nakaraan, hindi ka makaka-move on para sa iyong kasalukuyan. At ang kasalukuyan mo ang magiging daan mo para sa iyong kinabukasan. Sabi nga eh, tanggapin mo ng maluwag sa puso mo ang anumang ibinigay ng Diyos, may dahilan. Dito matatagpuan ang aming nicho sa District 23 North Cemetery. Paghahanda po ito para sa nalalapit na undas. Dahil 2 years po na almost hindi namin nagawa ito dahil sa pandemic. Kaya titiyakin natin sa araw ng undas, sigurado maraming tao ang pupunta sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Dito nilagak ang mga labi ng kinilala ni Respeto, iginalang na mag-asawa in showbiz, ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. at ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. Yes! Napapagitan ako ngayon ng mga kalalakihan, mga papa yummy, mga delicious! Sila ang kinaguriang mga papa ng dangwa. Ang mabait nila talaga naman po, sinuportahan tayo, tinawag tayo, and of course, pinagnasa. Sino kaya ang magtatagumpo? Yes, eto sila, ang grupo ng Dangwa Boy. Yes! Ibang klase kapag nandito ka, diba, sa Dangwa, ang dami-dami mga bulaklak. Piling mo, isa kang butterfly. Diba? Dami-daming bulaklak. Nagagandahan yung mga bulaklak nila. Kasi ganda ko, of course.
Ang kapal ng mukha ko, di ba? Gabi ako nagpunta dito kasi bagsakan ito ng mga bulaklak sa gabi. Ang datingan ng mga bulaklak dito ay alas 10, alas 11 ng gabi. Ikot-ikutin natin sila. Alam mo, feeling ko pag nandito ako sa ano, sa Damwa, feeling ko, Diyosa ako ng mga bulaklak. Ganda-gandahan. Di ba? Libre ang magmaganda. Yun ay kung maganda ka. Pero kung yet palo ka, huwag kang magmaganda, bawal magmaganda. Ang sarap talagang umikot-ikot dito sa ano, no, Damwa. Makikita mo yung iba't ibang klase ng mga bulaklak. Huwag lang tangayin ang cellphone. Feeling ko pag naagaw ang cellphone ko. Nga, day. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, nandito tayo ngayon sa Damwa, kung saan ay aalamin natin nga yung mga magkano ang presyo ng mga bulaklak. At ito ay paghahanda para sa nalalapit na Undas. Undas means araw ng mga patay at araw ng mga santo. Well, ating nalaman na ibang klaseng bulaklak pala ang matatagpuan dito sa Damwa. May fresh flowers and of course, mas mabili ngayon yung mga dried flowers na tulad nito. At ang dahilan, mas magtatagal yung dried flowers. Huwag lang mababasa ng ulan dahil syempre pag nabasa siya, machichorba na siya. Chugi to the earth na ang beauty niya. Kaya naman sinasabi ko lang na habang maaga, pwede na kayong bumili ng mga dried flowers habang mas mura pa. Kasi sa araw ng Undas o malapit ng Undas, magmamahal sila. Halimbawa, ang fresh flower ay 150. Pagdating ng Undas, magiging 280 to 300 to 200. Ganon, tumataas. At ito naman, mga dried flowers, medyo hindi masyado nagtataas sila. Kasi dried nga ito. Kumbaga ay napatuyo na nila. Kung magkano yung presyo nung una, yun pa rin ngayon. Pero pagdating ng Undas, nako, dadagdag na rin ang presyo. Kuya, kumusta po bentahan ng mga bulaklak? Ayos naman. Sa ngayon. Pero ano po inaasahan niyo pagdating po ng All Souls Day? Paano kung mabili kung ano. Pero siguradong tataas sa mga bulaklak sa panahon na yon dahil in demand. Conforme, kung dating eka konti. Depende sa dami pag dumarap ang bentahan niyo ng bulaklak. Halimbawa, ito po, anong tawag po dito? Racing. Magkano po yung ganyan ngayon? 100 lang. 100 pesos? 3 piraso. Sa 3 piraso, magkano yan? 100. Ito, 150. Pero yung mga dahon-dahon ng ganito, mura lang ho yan. Mura lang yan, 10 lang yan. 10 piso, 20 pesos, ganyan pa. Kumusta po ang bentahan dito sa Damwa? Matumal pa po. Matumal pa. Ate, ano po mga tawag dyan? Pwede po bang malaman? Mga dried flowers po. Dried flowers. Ayan, halimbawa yung hawak niyo yan. Magkano po yan? 20 pesos po yan. So, mabili naman ho. Pero mabili na ba mga bulaklak ngayon? Matumal pa. Pero sa darating na susunod na linggo dahil malapit na ang... Hindi pa rin. Sa ano lang, katapusan. Katapusan. Magtataas po ba kayo ng presyo? Taas. Ah, mas mataas? Doble. Doble. Kuya, kumusta po ang bentahan po dito ng bulaklak ngayon sa Damwa? Parang medyo okay naman po. Pero mas magiging mabili po siya kapag... Undas. Sa Undas. Hindi po natin alam eh. Kung i-open nila. Bakit po? Hindi, kasi di ba sinasarado nga yung cemetery. Kung i-open nila, sigurado magiging mabili kung maluwag. Pero kung may gigit sila, wala. Pero mukhang i-open na nila yan dahil maluwag na rin naman. Sana magiging mabili, saka sana walang ulan. Nanay, kumusta po bentahan ng bulaklak? Ayos naman po. Mabagal ang bentahan. Pero ano po inaasahan ninyo sa Undas? Sana naman po ipakalooban tayo ng Panginoon Diyos na maging maayos, na maging mabilang. At kami po ay umaasa na nawa tuloy-tuloy na itong paghahanap buhay namin ito. Magkabilihan ng mga bulaklak. Nanay, sa ngayon po magkano yung mga kilo po ng baby spread na ganito? Ngayon po, ang benta po namin. Magkano po, nanay? 130, 140. Pero pagdating ng Undas, medyo... Siguro mataas-taas. Magkano kaya yan? Siguro mga nilay aabot din ng mga 180, 200, ganyan. Nanay, matagal na po kayo nagtitinda?
Matagal-tagal na rin. Mga ilang taon na po, nanay? Ano po na, mga 3 taon na. 3 taon na. Kumusta naman ang bentahan, nanay? Okay naman po. Magkano po yun, ate? Nasa, ngayon, nasa 700. 700? Pero pagdating ng undas? Hindi pa alam. Mas tumataas. KitKat Flower Shop. Kaya makikita yan. KitKat Flower Shop. Kuya, mas mura ba ngayon bumili? Mas mura ba ngayon ng mga bulaklak? Depende po kasi sa ilalagay na mga bulaklak. Mm-hmm. Kuya, pagdating ba ng undas, mas magiging mahal ang bulaklak? Same price pa rin po. Same rate pa rin sa inyo pa, dahil pa. Ito ay madalas na panindan ninyo ay dried kaya same rate pa rin. Ganun pa rin po yung presyo niyo. Pero ang nagbabago lang yung mga fresh flower. Fresh po. Pag nagmamahal po kasi, nagmamahal yun po yung mga paninda. Ito ang iba't ibang klase ng mga dried flowers na matatagpuan ngayon sa Dangwa. Isa ito sa mga pinakamabili ngayong paninda dito sa Dangwa. Kung tutusin, mga hindi sila sariwa. O, di ba? Kaya nga dried na, no? Pero mas mabili ito ngayon kung ikukumpara sa mga fresh flower. Kasi ang fresh flowers, isang araw lang, 2 araw lang, lanta na. Ito, hindi agad-agad ito malalanta. Ang posibleng ikalanta nito ay kung mabasa sila. Tumatagal ito ng more or less hanggang 8 months o pwede pang 1 year. Depende kung saan nyo ilalagay ang mga bulaklak na ito. Kaya naman, sa mga matatalinong tao, sa mga taong magaling humawak ng pera, mas gugusto nila ang mga dried flowers. Tutal, sariwa rin naman ito noon. Napakaganda, di ba? Yan ang mga iba't ibang uri ng klase ng flowers. At dito naman, matatagpuan naman ang mga fresh flowers. Napakaganda po, di ba? Ngayong undas, tiyak, magre-react pati ang mga patay. Mahalang bulaklak, mahalang kandila, at pati na rin ang pagpapalinis at pagpapapintura. Sobra na! Mahal ang mga alay sa mahal natin sa buhay. Ate, magkano yung hawak mo, ate? Ito, 160. Anong tawag sa bulaklak na yan? Assorted. Ito naman, ate, magkano naman yung hawak mong bulaklak na ganyan? 150. Anong bulaklak na yan? Malaysian mask. Yes. Ito, ate, itong ganitong sunflower. 120 ang isa. Ito, ate, anong tawag naman sa bulaklak na itong ano? Ito, chrysanthemum. Chrysanthemum, magkano naman po siya? 150. Pero mas mura pa ngayon. Mura pa ngayon. Pero kailan siya pwedeng magmahal? Sa mga 25. October 25, mahal na ito. Bakit magmamahal sa October 25? Dahil sa undas. Yung 150 magiging magkano? 180. Pero last year medyo hindi naging mabili ang bulaklak ninyo dahil sarado ang sementeryo. Opo. Pero ngayon, ano inaasahan nyo ngayon? At ano ang panalangin ninyo? Malakas, mabenta. Ubus yung bulaklak na. At higit sa lahat, dapat ma-open na ang sementeryo. Oo. Dahil ang karamihan bumibili rito ay dinadala sa sementeryo. Yes, nandito tayo ngayon sa Dangwa na kung saan ay mabibili po ang nagagandahan at very colorful na mga bulaklak. Siyempre, ito ay paghahanda hindi lamang sa iba't ibang okasyon. Birthday, kasal, at kung ano-ano pa na kailangan ng bulaklak. Pero this time, ay sinabi ng mga tindera dito na sa darating na undas, mas tataas ang presyo ng bulaklak. Dahil demand ito, mas marami ang bibili ng mga bulaklak. Andito tayo ngayon sa Lara's Flower Shop. Ano pangalan mo, ate? Si Rosalie. Well, isa lang ang pangarap dito ng mga tao sa Dangwa. Sana nga raw, is coming All Souls Day, ay mabuksan ang sementeryo at hindi na paghigpitan o pagbawalan pa ang mga tao na dumalaw sa mga mahal nila sa buhay. Dahil kapag undas, mas maraming bulaklak, mas maraming kita, mas maraming bibili.
Ang lahat ng panindaan matatagpuan talaga dito sa Divisoria, iba't ibang klase. At ngayong nalalapit na ang All Souls Day at All Saints Day o Araw ng Mga Patay, syempre, ang isa sa mga pinakamabili at pinagkakaguluhan ngayon ay ang kandila. Narito tayo ngayon sa Exclusive Enterprise na kung saan ay ang gaganda po ng kanilang mga kandila. At syempre pa, kapag Divisoria, siguradong mura. Halika, pumasok po tayo. Kakaiba po ang mga kandila nila. Iba po. Napakagaganda. Meron po dito na parang ang sarap kainin, na parang gelatin. Ayan. Dito matatagpuan po yan, ha? Sa 830 Enterprise. Nako, mura ang mga panindan nila rito. At hindi sa lahat ay masasabi natin mababait po ang mga tindera rito at yung may-ari. Wapo. Eto. Ayan. Ang dimang ganda. Oo. Oh. Meron po po sila dito mga tulip. Diba? Napakaganda ng tulip. Naku, ang dami niyo po makikita dito. Ibang klase po ng kandila ang mabibili sa kanila. Kaya habang maaga po, bumili na po kayo ng kandila dahil pagka dumating na po yung araw po ng mga patay, ay sigurado magmamahal po ang mga paninda. Pero for sure dito sa tindahan na ito, maaasahan natin na ang kanilang mga paninda ay may quality, higit sa lahat yung mabuti sila sa kanilang mga kliyente. Ito po yung isa sa pinakamabili na itinutulos po natin sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. Ito po ang isa sa pinakamabili. At ito naman, kung medyo social-social ka ng konti, ayan, flowers! Flowers para sa Natsugi! Ayan. So, dito po tayo ngayon dahil kaugnay ng All Souls Day and All Saints Day na ipinagdiriwang taon-taon ng bansang Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide. At this time, machichismis ko sa inyo, siguradong marami ang dadalaw sa kanilang puntod dahil 2 years nagkaroon tayo ng pandemya at hindi nila nasilip ang mga mahal nila sa buhay. Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.